Gamit ang isang bao na may nakadugtong na kawayan na nakatutok sa butas ng tenga. Tila may pinakikinggan ang lalaking ito. Yan ang nagapang dami niya. Matapos ang ilang segundo, nung inangat na ang bao at kawayan, napakadami! Ang dami! Lalaki! Laking gulat nila, tumambad ang tila maliliit na itim na tuldo sa tubig sa palanggana. Ay, mga puti, bes! May inilabas din silang dahon na parang may mga puting uod. Sa Cavite at sa Masbate, meron silang kakaibang paraan ng panggagamot na kung tawagin, paghimot-mot. Ang lalaki sa video na kilala namin dito sa Cavite, siya si Ramir. Ang ginawa raw sa kanya, panggagamot, hindi para sa mga may problema sa tenga, kundi para sa mga sumasakit daw ang ngipin. Ang tawag daw dito, panghihimot-mot. Kapitbahay po namin sila, tapos po, kinuwento po nila sa akin hanggang sa gusto nga daw po nila akong tulungan na mapagaling yung sakit ng ngipin ko. Kasi po matagal na sumasakit yung ngipin ko. Katunayan, pagkatapos nito, nawala na raw ang sakit niya sa ngipin. Parang may nalalaglag po sa tenga ko. Yun nga po, parang yung uod nga po. Tapos, nakakakiliti po siya eh. Medyo humupa po yung pamamaga ng gilagid ko. Yung pa after ng 2 days po, biglang nawala na po. Hanggang sa ngayon po, kahit natitingahan, hindi na po siya masakit. Ang nagsagawa ng panghihimot-mot ang mga kapitbahay ni Ramir, ang magkakapatid na Christina, Brenda at Adelia. Natutunan lang daw nila ang prosesong ito sa kanilang ama na nasa Tikaw Island sa Masbate. Yung sa amin naman po kasi, nung tinuro sa amin ng papa namin yun, ang purpose niya is para hindi na nga kayo pag mga sumasakit ngayong ngipin daw namin, hindi na inom lang ng inom ng gamot. Sinadya ng aming team ang tatay ng magkakapatid na si Mang Boy sa Batuan sa Masbate. Ano, narinig ko lumalago to? Kung sa Cavite, panghihimot-mot ang tawag nila sa kakaibang solusyon sa mga sumasakit ang ngipin, dito sa Masbate, ang tawag nila rito, panghihimot-bot. Nung araw ding yon, naghahanda si Mang Boy para makapanggamot. Gamit din ang bao, kawayan, bato, maliit na palanggana, langis ng nyog, at hindi raw pwedeng mawala sa panghihimot-bot ang natuyong buto ng bunga ng talampunay, isang uri ng halaman. Ang isa sa mga naunang pasyente, si John Paul, na 3 linggo na raw puyat dahil sa walang tigil na pagkirot ng kanyang ngipin. Pag tinototpresyan ko po, sumasakit po ang ngipin ko pag nalalagyan ng kinain. Nakailang gamot na rin daw siya, pero wa-epek. Kaya kay Mang Boy na siya tumulog. Mang Boy, pagalingin po yung ngipin ko para mawala na po yung sakit at makatulog na po ako ng maayos. Pinabaga muna ni Mang Boy ang mga bato na paglalagyan ng buto ng talampunay. Nung nainitan ang mga ito, ipinatong niya ang nagbabagang bato sa loob ng palanggana na may tubig at bato. Sunod na inilagay ang buto ng talampunay, pinatakan ng langis. At nung umusok, tinakpan ng bao na may nakadugtong na kawayan. Itinapat ang kawayan sa tenga ni John Paul habang nakalublob pa rin ang bao sa maliit na planggana. Mainit. May naririnig ka ba? Putok-putok po. Pag-angat ng bao, 5 dimano, uod, ang nakitang lumulutang na sa tubig. Dimano, lumabas ang mga ito sa ngipin ni John Paul. Gamit ang barbecue stick, ang mga dimano'y uod, kinuha at inilipat sa dahon ng saging. Sa pangalawang pagkakataon, Ayan o, malaki. 2 naman ang lumabas. Nawala po yung sakit. Nararamdaman mo ba na parang merong gumagapang? Wala po. Ang di umano, mga uod na nakuha kay John Paul, patay na raw dahil sa sobrang init ng usok. Patay na agad lutang sa tubig eh. Kasi nalalason siya ng usok eh. Sunod na sumalang ang maglolang Purita at Raiza. Sa Batangas pa kami, iyakat ng sakit ng ngipin. Masakit
Pikit ka. Mata mo. Nung sinimulan na ang panghihimutbot, si Raiza napapikit. Hindi naman hindi ka sakit. Yan. Nung inangat na ang bao. Ngayon, ano yung sa bato? Laki pa oh. Mas malalaking mga uod, di mano, ang nakuha. Ayon kay Mang Boy, ang mas malaki raw na uod, indikasyon na mas matindi ang sakit sa ngipin ng pasyente. Tingin ko, ayos na siya. Dati nga naingit siya. Nag-ano na, para siguro masakit. Pero sa dinami-rami ng mga nagpagamot kay Mang Boy nung araw na yon, kay Mang Abdon, wala raw uod na nakuha. Wala. Kapag po ganun, ano po ibig sabihin nun? Walang sira ang ngipin niya. Dalawa lang malatira ng ngipin niya eh. Bata pa lang daw si Mang Boy nung natutunan niya ang panghihimutbot. Nung lolo ko, marunong yan. Nung nabubuhay pa siya, tinitingnan ko siya. Ito, gayahin mo ito. Kahit kung wala na ako, at least marunong ka na. Para maipagpatuloy ang kaalamang ito, nagtanim siya ng talampunay sa kanyang bakuran mismo. Ito ang buto ng talampunay. Eh, pagkatuyo nito, pwede na pitasin. Tapos si bilad. Paglilinaw rin ni Mang Boy, hindi siya albularyo. Hindi rin daw niya pinagkakakitaan ang kanyang panggagamot. Ang totoo raw niyang hanap buhay, tagagawa ng lapida. Walang problema pa sa, at least nakatulong ko sa kanila, wala naman akong bayad. Magpapabayad. Yung may kusang loob, nagbibili lang ng uli. Yun. Ayon sa dentistang si Doktora Isabel Segui, may kondisyon daw sa ngipin na tinatawag na oral miasis, kung saan meron daw talagang mga uod na lumalabas mula sa mga gilagid. May external factor kung bakit nagkakaroon ng maggot. Most probably because of a certain fly, tapos nag-lay siya ng egg, and then nadala ng mosquito yung egg na ito, and na-bite ka nung certain na mosquito na ito, then of course, yung sarili nating katawan, it becomes a host for that. And doon na nagkakaroon na ng development. Pero paglilinaw niya, imposible daw na sa tenga makukuha ang mga ito. Pwedeng magkaroon ng bleeding or most probably may mararamdaman yung patient na tingling sensation, pwede ding nasasaktan siya. Kasi syempre, magkakaroon talaga siya ng discomfort or pain symptom as well. Pero nung pinapanood ko yung video, parang nakikiliti lang siya eh. Ayon naman sa herbalist o eksperto sa mga halamang gamot, ang dahon ng talampunay dati nang ginagamit bilang panggamot sa hika. Pero ang nakakaalarma rito, kinikilala na raw ito ngayon bilang isang poison plant na kalalason daw. Merong sakap na nakakalason, lalo na pwede siyang maging sanhi ng delirio, pwedeng maapektuhan ng utak. Wala rin daw talagang kinalaman ang pinausukang bunga ng buto ng talampunay sa paglabas ng dimanoy mga uod. Babala ng herbalist, masama sa katawan, partikular na sa central nervous system, ang ginagawang pagpapausok gamit ang talampunay. Yung katas ng eucalyptus o yung bawang, pwedeng isaksak doon sa sumasakit ng ipin. Mas maganda pa magkumonsulta sa dentista. Gayunman, ano nga ba ang tila puting uod na lumalabas daw sa panghihimutbot? Ayon sa isang parasitologist o eksperto sa parasites, katulad ng mga uod, hindi raw talaga uod ang mga nakita, kundi parte ng halaman. Base nga po doon sa aming microscopic observation, hindi ito isang bulate na galing sa tenga. Wala kaming nakitang diagnostic features ng isang bulate. Dapat nakikita namin yung cuticle niya. No? Tsaka minsan pwede mo makita yung mga laman loob ng bulate. Sa malamang po, makagaling doon sa dried flower na nilagay doon sa loob ng kawayan, lumabas nang ito ay napausukan. At ang posible raw na dahilan kung bakit tila nawawala ang sakit sa ngipin ng mga nagpapagamot, epekto ng buto ng talampunay na nakaka-high daw kapag nausukan. Meron talaga siyang katangian na pwedeng makapawi ng kirot o sakit ng ngipin. Meron siyang tinatawag na analgesic property. Yung pagka nagdi-delirio, nahahain, psychedelic effect, meron siyang nakikita na wala naman o nawawala siya sa interpretasyon ng realidad. Kasi yung may gusto lang ng magpagamot ng ngipin, ginagamot ko naman. Kaya makakasira, di itigil ko yan kasi mahirap na. Kasi ako masisira din yung ganyan kung
gagamot ako, hindi naman ako totoong panggagamot, di ba? Hindi naman po siya illegal kasi wala naman pong napaparisyo. Ang sa amin lang as a health worker, mas maganda pa rin yung nakikita ng dentist. Marami sa atin, takot o ayaw sa mga dentista. Pero sa mga lugar katulad nito na hindi pa nakakakita ni isang dentista, masisisi mo ba ang mga sumasakit ang ngipin kung kahit sa tila patalim, sila'y kumakapit?